Idiniit ni U.S. National Security Advisor Robert O'Brien, pagmamay-ari ng Pilipinas ang lahat ng likasyaman sa West Philippine Sea. Sinabi niya yan ng kanyang pangunahan ng turnover ng donasyong military weapons ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines. Sagot naman ng China, labas ang Amerika sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. My report, si Rafi Tima. Bunker busters kung tawagin ang missile system na ito na ibinigay kahapon ng Amerika sa Pilipinas sa pagbisita ni U.S. National Security Advisor Robert O'Brien. Bukod sa 100 high-tech na tube-launch optically guided wireless TOW missiles, itinan over din ni O'Brien kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. ang ilang MK-82 general purpose bombs at improved target acquisition system na gagamitin umuno ng AFP laban sa mga terorista. I am pleased to receive on behalf of the Philippine government the donation by the United States government of precision guided munitions or PGMs valued at approximately $18 million. We look forward to training on the use of these weapons with the best and undisputed military power in the world. This transfer underscores our strong and enduring commitment to a critical alliance. We hope these precision guided missiles and munitions will help the AFP protect Philippine lives in Mindanao and end the needless suffering imposed by ISIS East Asia. Ang donasyon ay bahagi umano ng ipinangakong tulong ni U.S. President Donald Trump nang mag-usap sila ni Pangulong Duterte noong Abril. Ang donasyon ng armas ay sa gitna ng nakambang pag-atras ng Pilipinas sa Visiting Forces Agreement nito sa Amerika. Desisyong ginawa ni Pangulong Duterte matapos kanselahin ng Amerika ang U.S. visa ni Senador Bato de la Rosa. Pero ngayon, tila lumambot ang palasyo sa issue. Matapos i-extend ng 6 na buwan ng Pangulo ang suspensyon ng pagkansela sa VFA, pag-iisipan daw ng palasyo ang hiling ng Amerika na i-extend pang suspensyon ng kanselasyon nito ng 1 taon. Let's just say that the President has taken note of the request of U.S. authorities and he will decide as Chief Architect of Foreign Policy. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, posibleng indikasyon ito na baka hindi na matutuloy ang kanselasyon ng VFA. Kasi naman, in the first place, yung decision na i-abrogate siya was, you know, it was impulsive and made hastily, hindi naman napag-usapan yon. Sana nga, after the 6 months, ituloy na lang. Nakita naman nila yung value. Pero may mahalaga umunong revelasyon ng pagbisita ni O'Brien sa Pilipinas, lalo na noong mag-react ang China sa mga ginawa nitong pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Inulit ng U.S. official ang una nang binanggit ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo na hindi sila mangingiming protektahan ng Pilipinas base sa 1951 Mutual Defense Treaty, oras na may umatake sa ating puwersa. Pag-aari din daw ng Pilipinas ang mga resources sa South China Sea na inaangkin ng China. We stand with the Philippines in protecting your sovereign rights, your offshore resources, and all of those rights that are consistent with international law. Those resources belong to the children and the grandchildren of the people here. They belong to the Philippine people. They don't belong to some other country that just because they may be big and they may be bigger than the Philippines, they can come take away and convert the resources of the Philippine people. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, sinisira lang daw ng Amerika ang relasyon ng Pilipinas at China. Pakikialam at panggugulo lang din umano ito ng US sa relasyon ng mga bansa sa rehiyon. Basa dito ni Dr. Batong Bakal. Indicative yan ng kanilang mga stress o mga paranoia din nila in a way, no? Na kahit anong gawin ng US dito sa region, para sa kanila, parang laban sa kanila. Rafi Tima, GMA News. North Vietnamese counterparts. The 13-1